Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy who is bound to be a king will surely die. Hey, tama. No one will be. Mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang napanganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung ba't niya inutos patayin yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-malay na nung panahon pala na yun ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang, hindi 2 taon pababa. Ang may utos nung 2 taon pababa, si Herodes, sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam na alam mo, itong taong ito, daldal lang ng daldal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kukoti niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang katunayan, hindi siya nag-aral ng Biblia, si Marcos ba naman daw ay apostol? Wala namang nakasulat sa Biblia ang Apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Yes! Si Apostol Marcos. Ayon. Nakikinig ba raw? Sino kausap niya dyan? Miembro? Nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Eh mali yan, walang Apostol Marcos. Ano, lumusot ka uli, Kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ang miyembro mo. Yan lang ang lusot niyan. At sabihin mo, sinadya ko yun. Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia, sinadya niya raw para raw mahuli ako. Eh, miyembro mo ang kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Ano ka? Anong klase kang mangangaral? No? Na wala ka sa reality eh. Wala rin sa Biblia. Sa reality, palpak ka. Ikaw may-ari ng gintunang Amerika, susumbo kita kay Trump. Ha? Sasabihin mong ikaw may-ari ng lahat ng... Naku naman kayo, mga kapatid. Aanib kayo rito. Ang layo sa Biblia nito. Ano ang pagkakaiba namin, kapatid na Maricel? We strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they are trustworthy. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa inyong religion, you stick to the words of Kibuloy which are not biblical. I'm sorry to say this. But you are fooled. Niloloko kayo. Sabihin kayo, siya may-ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako papayag ikaw may-ari ng kaluluwa ko, no? At kung talaga ikaw may-ari ng kaluluwa, mahigit ng 15 taon yata nung sabihin mo mamamatay ako. Ba't hanggang ngayon buhay pa ako? Kung ikaw may-ari ng kaluluwa, napakawalang hiya mo. Walang hiya nito. Mamamatay daw ako. Sinabi niya February 2005. Sinabi niya, February 6, 2005. Mamamatay daw ako within 6 months, sabi niya. Kaya nga ito, bula ang propeta itong si Kibuloy na ito eh. O, pakinggan nyo. So to the members of this guy, who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die. Or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan,
kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin niyo. So this group of Eli Soriano, of the dating daan, your leader is already damned and judged because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sore punishment. Ayan, sabi niya, pagkakasakit daw ako ng hindi ko na raw malalagpasan. At within 6 months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline 6 months eh. Kung ano eh, kaparusa kay Soriano, yun din sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005, patay na ako. Ngayon, August ano na ngayon? August 30 na ngayon. Ay, ano na? Ilan taon na? 14 na taon na at 6 na araw ay 6 na buwan at 3 linggo at 3 araw ngayon. Salamat sa Diyos ko. Hindi pa ako patay hanggang ngayon. O ano masasabi nyo? Anong klaseng propeta si Kibuloy? Eh hindi sa Diyos yan. Bulaang propeta yan. Bulaang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman eh katalaga eh yung si Pinoy eh. But I have given my word to Kibo. O tinan mo, di baliktad rin ito. Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Oh, see, Pastor? You should have had faith. No. You know, ang revelation ko naman talaga no, si Pinoy. Pero I have given my word to Kibo. Oo nga eh. Amo yan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Eh ano naman ang sabi niya tungkol kay Kibo? Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Gidoro. Tamo? Ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo. The Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. E de yun ang sabi ng Almighty Father mo. Pagbat ang sabi mo naman kay Chris Aquino, ang revelation ko naman eka talaga ay si Pinoy. Kaya lang I have given my word to Gibo. E de baliktarin ka. Paano ka ngayon sa Diyos niyan? Kapatid na Maricel, ay kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa ng anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa niyo, 7 billion, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany. Ano sabi niya?
Kaya Bisaya, ako na tanan. Akin lahat yan. O paano ka maniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ang katunayan nga, yung mga miyembro niya, nagpapalimos pa. At kung totoo yan, ba't pinagpapalimos mo mga miyembro mo? There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ and the appointed son. The appointed son do not need to be substituted by anybody else. 7:23 of Hebrews. Let us read the truth. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Natin sa Tagalog. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkasaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, walang kapalit. Walang kapalit. Sino mang magsasabing kapalit siya, gago siya, gago. G-A-G-O, gago. Ano raw ang gago ayon sa diksyonaryong Pilipino? Chislus. Ito po, ayon sa UP Diksyonaryong Pilipino sa pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Oh, kung gago ka, eh lalaking wala kang talino. Eh anong talinong nasa iyo? Biro mong angkinin mo, ikaw ang Kristo. Sabi ng Biblia, siya'y may pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Ang pagka-apostol niya, ang kanyang pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang ating dakilang saserdote at apostol, si Jesus. Sino mang magtatangkang palitan si Jesus? Sinungaling. Manluloko. Hindi sa Diyos. Walang kapalit si Kristo. At hindi naghahanap si Kristo ng kapalit. He was intended by God to be the priest forever, like the priesthood of Melchizedek. Nakasulat yan sa awit. No? Kaya sino man magtatangka, kahit sino pa, Pilipino, Amerikano, puro gago yun. No? Kaya lang, wala tayong magagawa. Kalayaan ng tao magsalita ng gusto niyang sabihin. No? Pero kung gusto nyong makita yung totoo, maniwala kayo sa Biblia. Hindi sa katha-katha, kuro-kuro. Maraming kuro-kuro ito galing sa sarili, wala naman sa Biblia. Piro mo, siya luluhod lang lahat ng tao sa kanya. Nako, hindi ako luluhod sa'yo. Kahit patayin mo ako, hindi ako luluhod sa'yo. No? Luluhod ako sa'yo? Never. Sana, mamatay na lang ako kesa lumuhod ako sa'yo. Alam kong bulaan kang Kristo eh. Yon ang sagot ko, kapatid na Maricel. Pasensya ka na, ha? Talagang, kuminsan ang tao na dadala ng emosyon. Si Pedro nga na naga eh. Nung madala ng emosyon, hinuhuli si Kristo eh. Ako, hindi pa naman ako nananaga. Nagsasabi lang ko ng totoo. Kuminsan lang, masakit talaga ang totoo. Salamat, Brother Eli. Salamat, Jesus.
Salamat po. Sana huwag kayong magdamdam, mga kapatid. Hindi ko lang matiis na hindi kayo nanloloko kasi. Pati si Chris Aquino ba naman eh. Paborito ko pa naman si Chris eh. Niloloko mo. Sabihin mo, nung una sabi mo, ang revelation sa'yo, ang presidente, si Kibo. Nung kaharap mo si Chris, niloko mo, sinabi mo, ang revelation ko naman talaga si Pinoy eh. Oh. Sige nga, kaya mo patunayan sa Husgado yan na dalawa revelation mo sa magkaibang panahon eh, tama ka pa rin. Ano ba yan? Pati ginto ng Amerika, pinag-iinteresan. Ang isip nitong taong ito, ba talagang makalupa ang isip nito eh? Dahil, tama na nga, saka na lang uli sa susunod na exposition.